ayaw ko ng druga. Ayaw ko ng kidnapper. Ayaw ko ng hold-upper. Ayaw ko ng snatcher. Lumayas kayong mga pangit na kriminal. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, pagbabarilin ko kayo. Ayaw ko yung drugs. Mamamatay ka talaga dito, putang ina mo. Maglupalayo ka. Nakalaga ng sa buwang napaktang ng PNP Anti-Human Drug Group sa bypass operation ito sa Ayala, Alabang. Arrestado rin ang batong tayong international sa pinayarang sila Pong Yu, Chen Hu at Yu Ji Song. Sa operasyon, nadiskubre ng pagandad ng isang Shabu Laboratory sa loob ng inubahang suspect at inubahang bahay ng mga suspect sa isang exclusive subdivision. Nang halugugin ng bahay, dito na tumambad ang ilang chemical na hinihinalang sangkap sa paggawa ng illegal na droga, mga drug paraphernalia at higit kumulang na 30 kilo na pinapatuyong shabu. Pinatayang dalawa hanggang 5 kilo hanggang 5 kilo ng shabu ang kayang gawin ng laboratorio sa araw. At kapag kakaribong ito, higit kumulang 5 kilo ng shabu na may good value na 235 million pesos ang nababa. Potential informant, natagpuan sa unang bahay ang lutuan ng shabu kung saan may heating mantle, burner at tangke. Sa kwarto naman sa kabilang bahay, natagpuan ang sakusakong mga chemicals na pinaniniwala ang ginagamit ng mga suspect sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. Sa pangalawang bahay, dinatagpuan ang mga glass laboratory equipment tulad ng beaker, separator funnel, glass container, test tube, flask at iba pa. Kasama ding natagpuan ang mahigit sa 120 sako ng caustic soda, magnesium sulfate, sodium hydroxide, acetone at hydrogen gas. Ayon naman kay PDEA Region 3 Director Gladys Rosales, ikinukonsidera nilang medium-scale shabu laboratory ang bahay na nirentahan ng isang Rosemary Xiao at ng hinihinalang Taiwanese na asawa nito. Aniya, nakakapag-produce ito ng 10 kilo ng shabu sa isang araw na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Samantala, nasorpresa naman maging ang barangay chairman sa na-discovering shabu laboratory sa kanyang nasasakupan. Bagamat inabandonan na ni Xiao ang nasabing bahay, sinabi ni Major Merdigia na sasampahan pa rin nila ng paglabag sa Section 8 Manufacturing of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Magsasagawa pa rin aniya sila ng mga follow-up operations upang matukoy kung sino-sino ang mga kasabwat ni Xiao at ng asawa. Sa isang bungalow-type na bahay na ito na may 3 kwarto at katabilang ng mismong guardhouse ng isang eksklusibong subdivision, bumulaga sa mga otoridad ang ilang plastic containers. Ang laman, tila kakaluto pa lang na shabu. This one is the pure, siguro mga abot pang 90% ito. Kakaluto pa lang? Hindi, ito na mismo. Ito na mismo yung i-distribute nila. Dalawang Taiwanese din ang nahuli sa raid na pinangunahan mismo ni bagong talagang PDEA Director General Isidro La Peña. Ayon sa raiding team, ito ang kauna-una ng pagkakataon na sumama ang mismong PDEA Director General sa actual na raid. But apparently, it's a big quantity ang kanilang na-produce dito. Sa isang kwarto, makikita ang naglalaki ang mga makina na tila ginagamit sa paghalo sa mga sangkap sa paggawa ng shabu. Sako-sako rin ang mga raw chemical materials na nakita sa iba pang kwarto. Isa sa ilalim muna sa documentation at inventory ang mga shabu na nakumpiska pero tiyak kumanong daan-daang milyong piso ang halaga ng mga ito. Bukod sa bahay na ito sa Pamplona, Las Piñas, isa pang tila warehouse naman ang sabay na sinalakay sa Paranaque kung saan dito hinihinalang iniimbak ang mga ginagawang shabu. Aminado naman ang security officer ng eksklusibong subdivision na nagulat sila na merong shabu lab sa kanilang lugar. Wala naman to silang namamonitor na kakaiba sa bahay na ito. Ang akala lang daw nila, pamilya lang ng Taiwanese ang nakatera dito. Nakikita pa sa loob yung liquid shabu na sumasalalim ngayon sa tinatawag na crystallization. Dito ay around 90 to 100% pure shabu itong mga narito at nagkakahalaga yan ng daan-daang milyong piso. So ito yung kabuang. Tatlong CCTV sa lahat ng anggulo sa labas ng gate. Mga barbed wire na nakapulupot sa mataas sa pader. Tatlong buwan na raw tinitiktikan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group at PDEA Region 3 ang bahay na ito sa Timog Park, Angeles City, Pampanga. Kasunod ng tip na isaumano itong shabu laboratory. Pero sa loob ng tatlong buwan, walang nakitang pumasok o lumabas sa bahay.
sa bisan ay isang search warrant ni raid ng mga otoridad ang bahay kanina. Nakumpirmang abandonado na ito. Since January namin natanggap yung binantayan namin itong ano ng itong laboratorio na ito. Kaso mayroong insidente na di ko alam kung nasunog kami or what. Parang hindi na sila bumalik simula nun. Kung titignan, tila bahagi lang ito ng kisame ng bahay. Pero kapag hinila, ito palang tanging daanan pakyat sa ikalawang palapag. Sa isang kwarto, tumambad sa mga otoridad ang samot-saring mga kagamitan sa paggawa ng shabu. Base sa natagpuang laboratory equipment, isa raw itong medium-scale shabu laboratory na kaya maglabas ng hanggang 10 kilo ng shabu kada araw. Sa kabilang bahay, sa loob pa rin ng compound, tumambad ang mga sako ng sodium hydroxide at ilang timba ng mga kemikal na ammonium nitrate, parehong sangkap sa paggawa ng shabu. Doon sa attic sa house number 1, makita natin yung complete setup ng distillation process. So ibig sabihin, doon sila nagluluto ng shabu. Dito po sa house number 2, andito yung imbakan nila ng mga chemicals. Sa impormasyong nakuha mula sa Homeowners Association, isang Rosemary Xiao na Chinese national umano ang nangungupahan sa bahay na pag-aari ng isang Rosalie Charpilos. Pero Disyembre para umalis si Xiao at hindi na muling namataan pa. Si Charpilos hindi na raw makonta. Wala ho ba tayong nakuhang reklamo sa mga kapitbahay na may nangangamoy dito sa paligid nila? Wala naman akong na-receive na reklamo galing sa mga kapitbahay. Isa sa ilalim sa laboratory testing ang mga nakuhang chemical at kagamitan, pinagahanap pa rin sina Xiao at Charpilo. Sa isinagawang drug bypass operation ng NCRP o RAID kanina madaling araw, natuklasang mini shabu laboratory pala ang bahay na ito sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City. Unang-unang bumili ng 25 kilo ng shabu sa halagang 25 million peso sa mga pusher buyer na pulis sa kanilang target na si Pong Jung na isang Taiwanese na magkaabutan dito na sinalakay ng mga otoridad ang bahay. Bukod kay Pong Jung, arestado rin ang mga kasama niyang Taiwanese na sina Chen Hu Min at Eugene Chong. Si Pong Jung ang nag-abot at dito naabutan yung dalawa, si Chen Wun Lee at saka si Eugene Jung. Ang importante dito yung mga chemist, yung nagluluto, sila yung may kaalaman. So malaking kabawasan dun sa sindikato pagka nakakuha tayo ng chemist. Bukod sa 25 kilo ng shabu na nabili sa bypass, tumambad sa mga otoridad ang tinatayang nasa 30 kilo pang hinihinalang finished product na shabu. Natagpuan din sa iba pang bahagi ng bahay mga kagamitan ito tulad ng talan, kemikal at iba pang aparato pang gawa ng shabu. Nasamsam din ang mga container na ito na naglalaman ng mga unfinished product. Sa pagtaya ng NCRPO, higit 55 kilo na hinihinalang shabu ang nasamsam sa loob ng mini shabu laboratory na may 275 million peso street value. Posible raw na taktika ng mga sindikato na magtayo ng laboratorio sa mga lugar na hindi basta-basta napapasok tulad ng exclusive village na ito. May mga pera, so pwede sila mag-rent ng mga magandang lugar, bahay, para hindi ma-disclose yung kanilang operation. Yung coordination, cooperation at ng bawat barangay at ng bawat security management, lalo na pagka mga ganitong lugar na mahirap pasukin, napaka-importante. Agad dinala sa crime laboratory ang lahat ng mga nakuha sa mini shabu lab upang masuri ang iba pang chemical na naroon. Ikinulong naman sa Camp Bagong Diwa ang tatlong Taiwanese na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang anti-drug operation ang sinagawa ng pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police Anti-Illegal Drug Group o AIDG sa Bulacan kahapon. Isang bypass operation ang isinagawa sa barangay Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. Nagpanggap na bayar ang ilang ahente ng PDEA at nang maiabot na sa mga suspect ang marked money, ay agad na kinorner ang tatlong individual sa loob ng kotse ng mga ito. Nahuli ang tatlo sa mga ito, ngunit nakatakas ang driver ng kotse. Nakuha sa mga suspect ang 12 kilo ng shabu. Initially, nagkaroon tayo ng bypass operation kung saan nakakuha tayo ng 2 kilos at nagkaroon ng follow-up ano, na nakarecover pa tayo ng 10 kilos dito sa sasakyan. Nakahuli tayo ng tatlong suspects. Ngayon, meron mga kasamahan ito na nakatakwik. Tinugis ng mga otoridad ang driver ng kotse at nahuli ito sa isang apartment sa loob pa rin ng naturang barangay kasamang tatlong iba pang individual. Dito natuklasan ng mga otoridad na ginawa palang tila isang shabu lab ang naturang apartment.
sa loob ng kwarto nito. Tumambad ang nagkalat na pinatutuyong sabu, bukod pa ang tatlong bag na puno ng kilo-kilong sabu na itinago sa loob ng kabinet. Sa kabuuan, nasa 70 kilos ng sabu ang nasa bag ng PDEA. Kada kilo nito'y nagkakahalaga naman ng 5 milyong piso o tinatayang nasa 350 milyong piso. Binaybas natin 2 kilos, tapos nakakuha tayo ng 10 kilos sa sasakyan, and then 57.5 kilos itong nakuha natin dito. Total of 69.5 kilos, mga 350 million pesos. May involved na Chinese. Oo, hindi ordinaryong grupo ito kasi hahawak ka ng ganito kalaking volume ng droga eh. Dodo Tanggi naman ang may-ari ng apartment at ng mga suspect na may kinalaman sila sa mga droga na nakuha sa apartment.